Ito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin natatagpuan, 3 buwan na ang nakakalipas. Again, I'd like to reiterate yung sinabi ni RC na we are hoping for the best pero we are expecting the worst. So yan po yung sa flow po ng investigation namin, wala po talaga kaming, hindi po namin masasabi kung wala na talaga. Pero base po doon sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, yung patay na nga po. Base doon sa account ng witnesses namin. Today, I would like to announce the dismissal of Police Major Alan Avenia de Castro from the PNP service effective January 16, 2024, signed by me. Following an extensive investigation conducted by our regional internal affairs service for him. Posible umanong patay na ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon base sa masalaysay ng mga testigo. Ito ay ayon sa pahayag ng CIDG nitong Huwebes. Ayon sa pahayag ni Region 4A's Investigation and Detection Group or CIDG Deputy Major Nilo Moralio sa press conference, "We are hoping for the best, but we are expecting the worst. Hindi po namin masabi kung wala na po talaga. Pero base po sa account ng witnesses namin, it appears na yun na nga po, napatay na po." Ani Major Nilo Moralios. Ang CIDG ang pangunahing sangay ng investigasyon ng Philippine National Police or PNP. Matatandaang noong November 8, 2023, ibinunyag ng PNP na 2 saksi ang nagsabing nakita nila ang 3 lalaki na inilipat ang ni Catherine Camilon sa pulang SUV. Sinabi rin nito na na-recover na maoperatiba ng CIDG ang isang abandonadong sasakyan na tumugma sa paglalarawan ng mga saksi mula sa isang bakanting lote sa kanto ng Dumuclay Road at Star Tollway sa Barangay Paliukan East noong November 9. Ang kotseng walang plaka ay dinala sa Camp General Miguel C. Malvar sa Batangas City at isinailalim sa forensic examination. Batay sa isinagawang pagsusuri ng forensic group ng pulisya, ang DNA ng mga hibla ng buhok na nakuha mula sa pulang Honda CR-V ay tumugma sa DNA ng mga magulang ni Camilon. Si Catherine Camilon ay isang kalahog sa Miss Grand Philippines 2023. Siya ay naiulat na nawawala noon pang October 12, 2023. Samantala, Police Major Alan De Castro, tinanggal na sa serbisyo. Nitong Huwebes, January 18, 2024, inanonsyo ni Police Regional Office 4A Director Brigadier General Kenneth Lucas na tinanggal ng PNP sa serbisyo si Police Major Alan De Castro. Nito lamang January 16, 2024, epektibo ang kautosang pagtanggal sa serbisyo kay Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. I would like to announce the dismissal of Police Major Alan Abeña De Castro, effective January 16, 2024, signed by me, following an extensive investigation conducted by our Regional Internal Affairs Service 4A or RIAS 4A, ani Kenneth Lucas sa press conference. Ayon kay Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, ang kaso laban kay Police Major De Castro ay nagmula sa mga aligasyon ng hindi nararapat na pag-uugali ng isang pulis, kagaya ng pakikipagrelasyon sa ibang babae sa kabila ng pagkakaroon nito ng asawa. The case against Police Major De Castro stems from allegations of conduct and becoming of a police officer after a series of thorough investigation by the RIAS 4A, uncovering evidence of an illicit and extramarital affair between the respondent and the missing Catherine Camilon, ang pagpapaliwanag ni Lucas. Dagdag pa nito, ang pagtanggal kay Police Major De Castro ay naglalarawan ng malaking hakbang sa pagtitiyak ng responsibilidad sa mamamayan at pananagot sa kanilang mga maling gawain. Ito rin ay nagpapakita ng dedikasyon ng pamunuan sa pagsunod sa pinakamataas na pamantayan ng pag-uugali at integridad sa hanay ng kapulisan. Matatandaang noong November 15, 2023, ibinunyag ni Investigation and Detection Group or CIDG Director Major General Romeo Caramat na inamin ni Alan De Castro ang pakikipagrelasyon kay Catherine Camilon.
Ngunit sa kabila ng pagbubunyag, sinabi ni Karamat na nananatiling tahimik si Alan De Castro pagdating sa mausapin na may kinalaman sa pagkawala ng beauty queen contestant na si Catherine Camilon. Matatanda ang January 10, 2024 nang sumuko naman ang driver at personal bodyguard ni Alan De Castro na si Jeffrey Magpantay na isa sa mga itinuturing na kasabuat sa krimen. Samantala, bagamat hawak na ng mga pulisya ang mga sospek, hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita ang beauty pageant contestant na mahigit na 3 buwan nang nawawala. Today, I would like to announce the dismissal of Police Major Alan Abenya De Castro from the PNP service effective January 16, 2024, signed by me. Following an extensive investigation conducted by our regional internal affairs service for it. The case against Major De Castro is deemed from allegations of conduct and becoming of police officer after a series of thorough investigation by the Rias for a uncovering evidences of an illicit and extramarital affair between the respondent and the missing Catherine Camilon. Police Major De Castro's dismissal serves as a significant step in ensuring that individuals entrusted with the responsibilities of safeguarding our people are held accountable for their actions. We are committed to the conduct of fair and impartial investigations and to any allegations of misconduct, regardless of our personnel's rank or position. Hindi namin nahayaan na masangkot sa anumang katulad na insidente ang ating mga personnel that maintain the image of the PNP, especially here in the Police Regional Office, Calabarzon. This dismissal from the service underscores the commitment of the command in maintaining the highest standard of conduct and integrity within our ranks. This reflects our dedication to transparency, accountability, and upholding the principles of justice. As your regional director, I assure the public that the dismissal of Police Major Alan De Castro is an independent administrative action and is separate from the ongoing criminal investigation related to the disappearance of Ms. Catherine Camilon. The legal process will continue to unfold and updates will be provided to the media and the public as necessary. Thank you and once again, good morning. Thank you, sir. Evidences were gathered from the affidavit from the friend of Ms. Camilon, no? At ito yung kasama niyang contestant, no? Sa beauty pageants, no? May mga photos and of course yung palitan nila ng text messages, no? Merong parts doon na pag hindi nagkakaintindihan itong si Major De Castro at itong si Catherine, doon nagsusumbong itong si Ms. Camilon doon sa kaibigan niya. Ako, reaction ko as Major's counsel, I think medyo hindi ako agree doon sa decision na i-dismiss siya. I don't think there's any piece of evidence that would support such a decision. Oh, for me, hindi siya enough kasi what we're talking about is a relationship. Okay. It's an illicit affair. Mm-hmm. And mere messages and photos, I don't think that is proof. Actually, it's nakalagay sa pleadings namin yan eh. It takes more than that to prove an illicit affair. Maayos naman ho yung naging resulta, na yun naman ho talagang inaasahan. Mm-hmm. Eh kahit naman ho ikaw may pangamba pa din, kahit pa paano, dahil ang pagka-dismiss naman ho niya sa trabaho pa lamang niya, parang ang pagka-alam pa ho namin eh, baka andyan lang din siya, mag-alang-alang. Ako, simula nung una pa lamang, umasa na ako. Hanggang sa ngayon, naasa ako na mabibigyang linaw ito na kailangan kung ano yung totoo, yun ang
maging maging resulta ng problemang ito. Kailangan kong malaman, kailangan kong maintindihan kung ano ba ang totoo, kung nasaan ang aming anak. Dahil ang aming anak ay mahalaga, mahalaga siya sa amin. Kailangan naming malaman na nasaan ba siya. Nakikiusap naman ako bilang tao, bilang ina. Sila na may tao rin, na kailangan naman magsalita sila. Yun lang naman ang hinihiling namin yung malaman namin kung ano ang totoo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.